Paano niyo po malaman na nagsasabi ng totoo po itong inyong komplena na pinaghubad siya ni Aura? Yun po ang statement ng ating complainant. Opo, statement ng complainant yun, sir. Dapat pakinggan mo na yung statement ng inireklamo. Hindi po porket ko submit sinabi po yung complainant, Bible truth na agad yun, tatanggapin nyo. Kasi sir, masama yun eh. Para bang gusto niyang hubaran itong si lalaki at nung ayaw ni lalaki magpahubad, kinamlot niya. Parang hindi po ata kapanipaniwala. Parang hindi po ata kapanipaniwala. Mga kapenyo, tirahin na natin itong mainit na isyo ngayon. Pasok, intro! Heyo, what's up sa inyo mga kapenyo? At today meron na naman tayo napaka-init na reaction video. Good afternoon sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre sa mga kapwa nating OFW around the world. At sa mga solid kapenyo natin na patuloy sumusuporta, nagla-like, nagko-comment at nagsishare ng mga reaction video natin. Maraming salamat po mga solid kapenyo. At dito nga no, Senator Rapi Tulpo, pinagsabihan ang mga humuli kay Aura Briguela na mga pulis Makati mga kapenyo, na kung saan tinawag nga ito ng hindi ko alam kung koronel ba to mga kapenyo or PO3 sa Makati, at talaga sinabihan nga to ni Senator Rapi Tulpo na wag naman daw tawagin gay o mga bakla o bigyan ng discrimination no, yung nangyari nga dito kay Aura Briguela mga kapenyo, na kung saan hindi nga rin nagustuhan ni Senator Rapi Tulpo yung pananalita dito ng Pulis Makati. At dito mga kapenyo, nakatikim ng sabon nito dito kay Senator Rapi Tulpo no. At tara mga kapenyo, huwag na natin patagalin at sabay-sabay natin pakinggan ito nga mainit na diskusyon ng Makati Pulis at ni Senator Rapi Tulpo. Paano ulit nangyari, sir? So, yun po yung nangyari. Sa loob ng establishmento, nagkita-kita itong grupo ni Aura at saka yung grupo nitong complainant. Ah, may complainant ang isa ko lang. Sige, nagkita-kita sila tapos? Tapos, nag-inuman, nagsayawan pa sa loob. At around 5 a.m. na, itong si Aura, pinuntahan itong complainant at gustong hubarin yung damit para makita yung katawan. Ayun mga kapenyo, actually napanood ko na rin no, yung CCTV footage nitong inilabas nga ni Zian Gasa, na kung saan mga kapenyo parang binabaliktad nga nila dito si Aura no. Alam naman natin mga kapenyo, sa gawa ko nga na reaction video kahapon or kagabi, na talagang kitang kita doon na nagsalita na nga rin etong kaibigan ni Aura, na kung saan binastos nga daw talaga siya. At dito mga kapenyo no, sa nilabas naman ni Zian Gasa or may taong naglabas ng CCTV nga, na para sinasabi nga nila doon na ang may mali talaga eto raw si Aura, kasi doon sa video kitang kita doon na talagang pinauhubad neto ni Aura ng pantalon etong lalaki. Ayaw naman nung lalaki mga kapenyo, kaya sinubukan niya maghubad ng damit, pero nagalit eto si Aura dahil nga hindi niya nagustuhan yung ginawa nitong lalaki no. Ewan ko nga mga kapenyo, bakit nga pinapahubad ni Aura ng pantalon etong lalaki no. So malalaman natin yan unti-unti mga kapenyo, kasi hindi naman porke may nakita tayong video dyan yun na kagad ang babasihan natin, kasi hindi rin natin alam yung sitwasyon talaga na tunay na nangyari mga kapenyo. Pwedeng putol din yung video no, pwedeng hindi buo, kasi yung sa video mga kapenyo nandun na sila sa confrontation eh no, na kung saan mga kapenyo makikita doon magkaibigan yung si Aura or magkakilala sila tsaka nung nakalaban, kaya hindi tayo pwedeng basta-basta humusga ka agad. Eto complain po babae? Hindi, lalaki po. Macho. Gusto po ba ni Aura yung damit nung lalaki para lalaki, makita ang katawan? Yes po. Okay. So, nag-ano itong lalaki, nakakaya kasi maraming tao dito. So, sinabihan niya makasama na alis na lang tayo dito kasi ano na, madaling araw na. So, madaling araw na. Pagkabalik na sila, nasa harap sila ng establishment bar na yon, sinundan ng grupo nitong si Aura. And then from there, pinagpupunot ni Aura yung damit nitong complainant. Yon, so dito mga kapenyo, yung kinekwento ng Makati Police no, yun yung base sa video talaga. Yun yung talagang nasa video. Na kung saan mga kapenyo, hindi agad pinanigan ito ni Senator Rapi Tulpo dito, panoorin natin. Sa natumba siya and then pinagtakamot ng mga kasamahan ni Aura. Tamang-tama naman na nandiyan yung kapulisan natin, nagresponde yung mga kasamahan ni Aura, nagsitakbuhan. So ang naiwan, itong si Aura at saka meron ibang kasamahan din siya pero hindi lang sumama sa rambol. Bakit po maging agresibo si Aura sa isang lalaki na
i-request niya na maghubad. Bakit niya gagawin yon? Yun, no? So dito mga kapenyo, nagkaroon ng question sa isipan ni Senator Rapi, no? Yung about nga dito sa pagpapahubad ni Aura doon sa lalaki na ng pantalon, no? Yun kaagad yung question dito ni Senator Rapi Tulpo. Eh, alam mo naman, si Aura is gay. Gusto niyang makita yung magandang katawan. Yan, so dito na mga kapenyo, no, yung sinasabi ko na huwag din tayo mag-discriminate, no. Kaya nga dito mga kapenyo, hindi natuwa si Senator Rapi Tulpo. Ay, hindi sir, mali ka dyan sir. Huwag sir. Huwag sir. Huwag ganon. Palibas ay gay, gusto na makita agad ng katawan ng isang lalaki. Tama. Siguro po meron pong pinagmulan yung kaguluhan. Tama nga naman yung sinasabi ni Senator Rapi Tulpo rito, no, na baka nga naman may pinagmulan talaga itong kaguluhan at kung bakit pinauhubad ni Aura ng pantalon itong lalaki, no. Kasi I don't think na mamanyakin, no, ni Aura doon mismo, eh alam naman nila na nasa diskuhan sila, 'di ba? Tsaka I don't think na babastusin ni Aura yung lalaki kung wala naman silang ginagawa talaga masama. Kasi doon sa video ni Zian Gasa sa CCTV footage, lumalabas doon na sinasabi nga ni Zian or kung sino man yung lalaki na doon sa CCTV, sinasabi nga nila doon na eto daw lalaki, nagpa-picture lang daw kay Aura na kung saan natipuhan naman daw ni Aura itong lalaki, tapos pinauhubad na ng pantalon. So sinong gunggong ang maniniwala doon mga kapeyo? Kahit kayo, kunwari meron kayong nagustuhan sa bar or may napagtripan kayo, sa tingin mo ba pauhubarin mo? Ang lakas naman ng loob mo, 'di ba? Pauhubarin mo ng pantalon, 'di ba? Siguro mayroon talagang tunay na dahilan na hindi naangkop doon sa video, kaya ganun 'yung nangyari. Paano po na-stop? Paano niyo po malaman na nagsasabi ng totoo po itong inyong complainant na yun, pinaghubad si Aura? Yun ang pinakamagandang sinabi dito ni Senator, no? At hubaran siya ni Aura. Yun po ang statement ng ating complainant. Opo, statement ng complainant yun, sir. Dapat pakinggan mo lang yung statement ng inireklamo. Tama. Hindi po porket ko may sinabi po yung complainant, Bible truth agad yun, tatanggapin nyo. Kasi sir, masama yun eh. Para bang gusto niyang hubaran itong si lalaki at nung ayaw ni lalaki magpahubad, kinamlot niya. Para hindi po ata kapanipaniwala. Oo, yun mga kapenyo, no. So dito nagkaroon din ng question sa isipan talaga ni Senator Rapi Tulpo. Kaya nga sinabi dito ni Senator Rapi Tulpo na parang hindi daw kapanipaniwala. O nga naman mga kapenyo, kasi kahit nga naman kung kayo tatanungin ko nga eh, di ba? Katulad ng sinabi ko kanina, kung kayo meron kayong nagustuhan sa isang diskuhan, tapos kakilala mo pa lang, no? Pauhubarin mo ba? Diba? Sino naman tanga yung gagawin yon? Kahit pa sabihin mong trip na trip mo yan. Ako, mga kapenyo, napagdaanan ko rin naman yan nung kabataan ko. Siyempre, nagdi-disco rin ako o saan-saan din ako nakakapunta. Pero wala pa akong na-experience na unang kilala mo pa lang eh. Tapos, pauhubarin mo. Diba? So, doon po natin dinaisi sa investigation po ito. Yun, so dito nangangahulugan na meron din talagang pagkukulang yung kapulisan natin, no, na kung saan hindi ko naman inaano yung mga pulis natin, no. Alam ko na magagaling din yung ibang mga pulis natin sa Pilipinas. Eto hindi ko po nila lahat, no, pero ang sinasabi ko lang dito, may kamalian din yung pulis Makati natin dahil hindi nila inimbestigahan din si Aura. Isa lang, kumbaga, ang nangyari rito, naging one-sided lang sila. Ang inimbestigahan lang nila yung lalaki at bumasi sila dun sa video kaagad, no, kung saan sinasabi nga ni Senator Rapi Tulpo rito, baka may tunay na dahilan na dapat inalam muna nila bago nila ginanon yung tao, no? Kasi kawawa rin naman kung talagang hindi naman talaga guilty yung tao, ba't mo gaganonin? Dapat sir, i-base nyo rin po sa investigation ninyo yung, yung statement din po ng kabila. Yes. O dapat yung sir, since pareho sila involved, dapat arestado rin po itong lalaki na macho, no, sabi nyo. Para sa inyo, dapat talaga sa lalaking to. Di, dapat pati ho siya kasama sa gulo. Pareho sila dapat nasa kulungan, sir. Oo, kasi pareho sila naglambulan, sir, eh. Eh, hindi nga nagko-complain. Wala naman nag-complain sa dito na grupo ni Aura. Wala na. I don't think na walang nagko-complain, eh. Kasi, katunayan nga, yung kaibigan ni Aura na nagsasabing nabastos siya, yun, complainant na yun, eh. Kaya paano naman nasabi ni Chip na wala nga raw nagko-complain? Yun lang, ha. Hindi, no hate tayo sa mga kapulisan natin. At hindi ko nila lahat ng mga pulis Maynila, mga kapenyo, o pulis sa Pilipinas. Alam ko, marami pala yung mga pulis sa atin na magagaling, mga kapenyo. Pero sa pagkakataon na to, medyo may konti lang talagang pagkukulang yung kapulisan natin. Even though na, kunwari,
binastos talaga ni Aura yon, pero wala pa rin silang karapatan. Nakalad ka rin talaga yung tao, no? Kahit pasibihin natin na ganun. Pero na lang kung naging violent siya, no? Yung talagang grabe, makikita naman natin sa video, mga kapeyo, kung talaga naging ano siya, marahas siya. So, siyempre, haharasin na rin siya ng mga kapulisan natin, di ba? Naman, kung meron, di, why not? O, di siya, Aura, pag-complainin natin. Dapat mag-complain din si Aura. Kung mag-complain po si Aura, yes, go ahead. Wala naman po problema. Ganun po dapat. Dapat po, since si lalaki po nagreklamo dito kay Aura, si Aura ho ba hindi nagreklamo laban sa lalaki? Wala naman po. Walang reklamo siya sa ating investigation. Yun yung sinasabi ng police dito, no? Na wala naman daw naging reklamo ito si Aura. Yun yung nakakapagtaka. Impossible yun. Kinulungan na lahat-lahat. Tapos pinusasan ka ng ganun katindi. Hindi ka pa rin magre-reklamo. Impossible yun. O di, tanongin niyo po si Aura muna, sir. Bakit hindi po siya natanong? Tinanong. Oh, tinanong siya? Oo. Sino bang gusto mag-counter din sa inyo? Baka yung nga, kasi sinasabihin may nahipuan. Eh, wala naman nagko-complain. Kaya sabi ko sa pulis na, kung may mag-complain, then go ahead. Okay, ganito po, yes, sir. Sir, siyempre, mainit pa yung sitwasyon. Sitwasyon, yes. Nagkaroon ng kaguluhan, nagkaroon ng sakitan. May mga tao na kapag sa isang gulo, natataranta, hindi muna nakapag-decide, late makapag-decide. Oo. At na mahimismasmasan. Tanungin niyo rin po si Aura kung gusto niya po mag-file. Sige po, gagawin po namin yan. Ngayon, sir, pag sinabi na Aura, yes, complainant din ako, sinaktan ako niyan, yan yung nanakit sa akin o nambastos sa kasamahan ko, gusto ko mag-file ng case, then in that case, parin po siya dapat nakapulong. Yo, tama. Kasi, and then let the judge decide, let the fiscal decide kung sinong nagsasabi sa kanilang totoo base sa mga impormasyon na makakala po ng korte, di po ba? Tama po, sir. Opo. Yun talaga yung pinakamagandang sinabi dito ni Senator Rapi Tulfo, no? Saludo talaga sa iyo, Senator, no? Very well said. At talagang kitang-kita nyo naman, sinasabi rin ni Senator Rapi Tulfo dito, na hayaan na yung korte makapag-decide, no? Imbestigahan yung both side para at least makape yung malaman talaga yung katotohanan. Hindi yung one-sided lang tayo, doon lang tayo sa isa, binabasihan natin yung video, kesyo kasi yung video lumabas doon na talagang si Aura yung nangaharas. Ang tanong doon, mga kapenyo, naririnig nyo ba? No, unang-una sa lahat, wala tayong naririnig, no? Kilos lang nila yung nakikita natin doon. Ang importante kasi dito, malaman talaga o mahalukay talaga yung talagang pinaka katotohanan, yung parang kumbaga yung pinakalaman, no, ng banga, parang ganun. Dapat malaman talaga bago tayo manghusga. Gaya ng sinasabi dito ni Senator Rapi Tulfo. At kung kayo ang tatanungin ko, mga kapenyo, ano nga masasabi nyo dito sa naging aksyon ni Senator Rapi Tulfo laban dito sa Makati Police? Comment nyo na lang down below lahat ng mga opinion nyo, mga kapenyo, at lahat po yan mabasa ko. Marami salamat, mga kapenyo, at kita isa lang tayo sa susunod kong reaction videos. I would be up waiting for you if you had to leave. I would wait a lifetime if you were at sea. I just wanna say that I feel that our love is real. Maybe we should hurry up and seal the deal.